Universal Healthcare Act. Malaking ano yan eh, parang hindi kuminsulta ng mga OFW eh. Dahil unang-una, tignan mo ang nangyari dito. Ang mga nandito, yung contributor na nasa Pilipinas, ang 50% yan, ang nagbabayad niyan, employer. 50% dun sa member. Pero ang ginawa sa mga OFW, kaya ang tawag namin dito, tingin namin dito, ginawa tayong gatasan. Ano ba ito? Ginagawa tayong gatasan ng PhilHealth. Dahil ang ginawa ng PhilHealth, ang lahat, ang buong kabayaran, sisingilin nila dito sa mga OFW. And which is hindi tama. Ang katwiran, kausap ko yung tiga PhilHealth, ang katwiran nila, ang konsepto daw po kasi ng PhilHealth, Universal Healthcare Act na ito, ay bayanihan. Ibig sabihin, kasi nirireklamo ko, paano naman yung mga OFW? Maganda ang aming healthcare system sa ibang bansa. Libre kami dun eh. Hindi namin mapapakinabangan itong PhilHealth na ito sa ibang bansa. Ang sagot ng PhilHealth, Dok, kasi ito po ay isang bayanihan. Ang mga may kakayanang magbayad ay naibibigay natin sa mga walang kakayanan. So ibig sabihin, yung poorest of the poor, kami ang nagbabayad niyan. Kami mga OFW ang nagbabayad niyan. Bakit kami magbabayad ng kumpleto? Kapag yung mga nasa Pilipinas, 50% ang babayaran nila dahil 50% ay para sa manggagaling sa employer. Dapat ang maging sistema din, kaming mga OFW, total naman gobyerno ang may kagustuhan at tulungan ng mga mahihirap. Dapat yung 50% bayaran ng OFW pero 50% bayaran ng gobyerno. Kasi total sila naman nagprograma niyan para sa mga mahihirap. Eh. Ba't kami ang nagdudusa? Ba't kinakailangan namin imagine na Ms. Jazz, kung ikaw ay isang kasambahay, DH ka, ang sweldo mo ay $400. Kinakailangan mo magbayad ng halos 7,000 pesos sa isang taon. Oo. Pero Dok Chi, itong PhilHealth issue, ito ba ay nagiging issue sa repatriation ng mga OFWs? Do they hindi po pwedeng maging batayan yan at hindi po pwedeng gamitin yan na batayan para lang ma-repatriate ka, kinakala may PhilHealth ka pa. Hindi yan po pwede. The question here is, nagiging issue ho ba ito? Is this a problem among OFWs na gustong ma-repatriate? Sa ngayon, Ms. Jazz, walang ganyang issue. Sa ngayon, hindi yan pinag-usapan. Okay, walang ganyang requirement. Oo, kasi nga, ang tulad nga, kung hindi ka nga OWA member, na napapauwi ka, tutulungan ka pa eh. May PhilHealth, okay. Hindi ka pa kaya maging PhilHealth member, hindi ka tutulungan. Yung ang hindi OWA member, tinutulungan eh. Walang kinalaman ng PhilHealth sa repatriation. Lahat ng Pilipino, lahat ng OFW, kung kinakailangan ng tulong na para mapauwi, walang kinalaman ng pagiging miyembro mo ng OWA o ng PhilHealth.